Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang Panahon TV. Para sa lahat ng walang pasok ngayon sa Tacloban at naghahanda sa pakikiisa sa paggunita ng trahedya noong bagyong Yolanda, sandaling alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Isang low pressure area ang ating binabantayan na namataan sa layong 590 kilometers silangan ng hinatuan sa Rigao del Sur. Ngunit ayon kay Pag-asa weather forecaster Obed Badrina, ito ay inaasahan din namang malusaw at maliit ang tsansa na ma-develop pa sa pagiging isang ganap na bagyo. Magandang balita po dahil bahagyang maulap na kalangitan na lang at may mga punong-punong pag-ulan na lamang dito sa Eastern Mindanao ang panunguira sa ating bansa. At kayo, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Thanks. Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Good news dahil ayon sa Pag-asa, magiging maganda ang lagay ng ating panahong mararanasan. Kaya sa puntong ito, alamin natin ang agwat ng temperatura sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Unahin na natin dito sa atin sa Metro Manila, may kataasan pa rin ang temperatura mararanasan mula 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Cebu, agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Para sa mga durian vendors dito sa Metro Davao, stay hydrated dahil medyo mataas pa rin ang temperatura maglalaro mula 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Eunice Juntayas. Magandang umaga.